We will now proceed with our other questions. Senator Guingona will now ask his question. Thank you, Madam Chair. My first question is for Chairman Iqbal. Mr. Chairman, good morning. Assalamu alaikum. Mr. Chairman, I know that peace is important for you and for everybody. And we all want to understand and can't let the truth come out. So let me ask the questions that everybody wants to ask, really. Mr. Chairman, who do you think killed the 44 SAF members? And Mr. Chairman, why were they killed with such brutality and cruelty, Mr. Chairman? Sa initial report ng ceasefire committee ng MILF, it was admitted that the encounter in Tukanalipaw was between MILF and SAF commandos. So on the basis of that admission, I can say here that some of those SAF commandos were the result of that missing counter. I would again repeat the word missing counter in quotation mark. It was the result of that missing counter. And then alam din po natin na hindi lang naman sapang namatayan. Kahit na yung MILF mayroon 18 na namatay at 14 na sugatan. Yes, Mr. Chairman, but bakit po napaka-brutal ang pagkapatay? People are asking. Well, both sides are using high-powered firearms. Then dahil masyadong matataas po ang kalibre ng armas, sa tingin ko ganun nga nangyari. Yung tinamaan talagang malubha. Ang ano po is going to the next point po, Mr. Chairman. Inamin niyo na merong ibang mga armadong grupo sa areas ninyo. Importante po ito sapagkat sa usaping BBL, meron tayong binubuong provisions dyan na yung Bangsamoro Autonomous Government magkakaroon ng police force. So ang tanong ng mga tao is kung sa ngayon meron mga armed groups na pwedeng umikot-ikot sa areas na kontrolado ninyo at gumawa ng karahasan, so much more so when the Bangsamoro Autonomous Police is implemented, Mr. Chairman? Siguro, ang masasabi ko dyan sa party rin ng MILF, hindi ho namin sinasabi na MILF is in control of a certain area. Maybe a certain percentage of control can be used, but total control po hindi. Kahit na kung titingnan po natin, kahit na yung government of the Republic of the Philippines, wala rin ho naman total control sa area. Maraming mga grupo doon na gumagala. So ganun ho yun. Walang total control. And then, iba ho, sa ngayon, kung sakali may patayo po natin ang Bangsamoro government, at meron na pong, kahit na sa umpisa pa lang ng Bangsamoro Transition Authority, na kung saan ang MILF maglilid, meron na hong legal authority ang MILF. Sa ngayon, wala ho kaming legal authority na gawin po namin yung trabaho ng kapulisan. So pag na-impress na po yung Bangsamoro government at kung saan, halimbawa, ang mananalo po ng karamihan ng seats sa parliament ay yung partido po ng MILF, siguro mas maganda at mas mabilis at mas effective po ang pamamaraan na pwedeng gamitin natin para masugpo yung mga karahasan po sa mga areas na yan. Thank you po. And in your letter to the Senate, you stated that the MILF remains a revolutionary organization until the peace agreement is fully implemented. Mr. Chairman, ano pong concept ng full implementation at ano pong manifestation yan para malaman ng lahat po? Siguro, can you please allow me to explain the context? Alam natin na going back to narratives, ang mga Moro naman talaga hindi kaparte ng Pilipinas. Magmula pa nung Kastila, may Manila pa nga, hawak ng mga Moro ito. Pagdating ng Kastila, nagkaroon ng 300 years na gyera. Hindi rin nasakop ang Moro. Pagdating ng Amerikano, naipatayo po ng Amerikano ng Moro province.
And then during the grant of independence, ang ayaw ng mga Moro sumali sa mga Filipinos kasi sabi nila, eh, mahirapan po kami pagkasali kami dyan. But pinili din ng Amerikano mapasali ang mga Moro sa grant of independence. So nung nandun na kami sa ilalim ng independensya, eh, totoo yung sinasabi po ng mga ninuno po namin. Of course, with exceptions, hindi ko naman nila lahat yung namumuno dito sa Pilipinas. Alam ko meron din exception. But in its totality, ang nangyari po sa amin, eh talaga nahirapan po kami. Pagpalagay po natin, in 1898, 98% of the land in Mindanao belong to the Moros and the IPs. But now, only around 30% or even less than that. So dahil doon, nung nandito na kami sa loob ng Republika ng Pilipinas, marami hong nangyari sa amin, yung mga lupa namin, nawawala sa amin, and then meron mga series of massacres. So dahil doon, nangyari yung 1968, yung Jabira massacre, then namulat yung mga mata ng mga Moro na yung pala sila, wala silang future dito sa Pilipinas. At saka sumunod yung mga ilaga, maraming na massacre sa amin, tens of thousands na mga Moro na massacre. So doon po pinatayo po ang Moro National Liberation Front para po ipagtanggol ang karapatan ng mga Moro. At sa unang pagpatayo po ng Moro National Liberation Front, ay ang objective talaga magiging independensya. And then ay patayo po ang MILF 1977, ganun pa rin ang objective namin, independensya ng bangsa Moro, because we don't have space under this republic. But nung magkaroon ng MILF, then naging presidente si President Ramos, pinapunta po niya yung secretary si Ruben Torres after the signing of the 1996 agreement para po magkaroon din po ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng MILF at gobyerno ng Pilipinas. So pinag-aralan po ng MILF, then at the end, ang desisyon po ng MILF ay kailangan pag-usapan ng kapayapaan. Then, nagkaroon po ng ceasefire agreement. Tigil putukan po. And then after that, nag-start po yung pag-usap from January 1997 hanggang sa dumating sa punto na si Estrada ang presidente, si Arroyo for 2 terms. Oh, and then si President Aquino, yan po ang usapan. And then nagkaroon po ng pirmahan, yung framework agreement ni Bangsa Moro, comprehensive agreement ni Bangsa Moro, at naisulat po namin yung Bangsa Moro Basic Law. Yan po, sa Bangsa Moro Basic Law, ang hangad po dyan, magkaroon po tayo ng isang batas na autonomy, a real autonomy with power and resources, para po yung mga Moro mabigyan po sila ng isang pagkakataon na sila po ang mamuno sa sarili nila, but still part of the Republic of the Philippines. So ganun po yan. Ibig sabihin, pag naipasa po itong Bangsa Moro Basic Law at na-implement po ang Bangsa Moro Government, and then yung the revolutionary concept of the MILF will no longer be there, because pag na-implement po ang Basic Law, and then na-implement po yung Basic Law, and then ang mangyari po sa MILF, it will no longer be a revolutionary government, but it would become a social movement that would help the people through building health centers, schools, etc., etc. And then, sa paghawak po ng gobyerno, sisiguraduhin po namin na yung political party namin, engaged po sa political party, pag kami po ang mananalo na most seats in parliament, kami po ang hawak ng gobyerno. So, ibig sabihin, baluta na po ang pag-uusapan dito. Kaya, at that precise moment po, mawala na po yung revolutionary nature of the MILF. As a revolutionary government, it will become a social movement that would no longer advocate the use of arms. Ganun po yan. Thank you very much, Mr. Chairman.